paglilingkuran sa pagitan po ng bagong paglilingkod nito at krusada sa kabukiran at kabuhayan. Sama-sama natin linangin ang ating yamang pagsakahan at pangkabuhayan. Palaguin ang ating mga kaalaman sa paghahasik, pagtatanim at kalakalan. Ipunin ang mga gintong kaalaman at karunungan sa makabagong paraan. Hasik na mga dalubhasa sa larangan ng kabukiran at kabuhayan. Sa kabukiran, sa kabukiran at kabuhayan, kasama ang batikang broadcaster na si Kakang Rod Eason at pangkat Kabukiran. Si Rod Eason, Kabukiran at Kabuhayan, kasama ang pangkat Kabukiran. Magandang umaga muli sa ating mga taga-subaybay sa loob at labas po ng ating pong bansa. At siyempre sa ating mga taga-subaybay lalong higit sa kanayunan, diyan po sa mga kabukiran, kasama ang mga magbubukid, mga magsasaka, mga maliliit nating mga negosyanteng nagpipilit na bumangon para maalpasan ang matinding krisis ng buhay at pandemya. At siyempre po, yung mga mangingisda at marami pang iba. Sama-sama po tayo sa loob ng dalawang oras. Ako po inyong lingkod, si Rod Eason sa Kabukiran at Kabuhayan. Siyempre kasama ang pangkat Kabukiran sa panguna ng aking co-host na si Cheraling Cheche Vega Masikat. Sabi nga, laking Laguna, dugong Batanggenya, apo ng magsasaka, ngunit takot sa pandemya. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, bagyado pong tumaas ang stock ng bigas at ang stock po ng mais sa bansa noong Abril. Ipinababatid po ng Philippine Statistics Authority na noong Abril 1 ay naitala nila ang 2.5% o hanggang 2.5 milyong metric tonelada kumpara sa 2.4 milyong metric tons noong 2021. Habang dumami naman ang mga supply po ng bigas sa mga commercial warehouses, habang bumagsak naman ang bilang ng mga kabahayan na bumibili po ng bigas mula sa National Food Authority. At malalaman po natin kung patuloy na, hindi lamang po patuloy na dadami ang stock ng bigas ng ating mga mamamayan at ng ating gobyerno, kung matutupad kaya ng incoming President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanyang pangakong gagawing 20 pesos na lamang ang presyo ng bigas. Samantala sa ating gintong butil. Gintong butil. Ang kwento ng ating sariling buhay, ang pinakamatibay na pamantasan at pandayan ng karunungan. Ang mga kabiguan, mga pagluha at kawalang pag-asa ang pinakamahalagang guro para sa ganap na pagkatuto at kamulatan. At ang mga dinanas nating mga problema, pagsubok ang maituturing na mapaghamong takdang aralin. At ang ating mga pagkakamali, pagkaligaw ng landa sa ating pagtaha sa bukas, ang siyang epektibong basihan at ehemplo ng bago pagbangon. Gintong butil, ni Carol Iso. Narito naman ang mga pagbati ng ating mga kasangga sa programang ito sa pauna ni Agriculture Secretary William Dar at ng magsasakang director na si Carlo J. Caparas. Ako po si Secretary William Dar, Manong Willy, ng kagawaran ng pagsasaka ay taus-pusong bumabati sa patuloy na kursada ng sa kabukiran at kabuhayan
radio program na mapaglingkuran ang ating mamamayan, particular ang mga magsasaka, mangingisda at mga negosyante sa agrikultura sa pamamagitan ng inyong malaganap na palutuntunan sa kabukiran at kabuhayan sa radyo sa DWIZ ay ipahatid ninyo hanggang sa dulong nayon sa Pilipinas ang mga napapanahon mga balita sa agrikultura, mga bagong inobasyon at teknolohiya na magagamit ng ating mga magsasaka at mangingisda kasama na ang mga agripreneurs ng ating bansa sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Batid ko po ang krusada ng pangkat kabukiran sa pamumuno ni Ka. Rad. Ison ay maiangat ang kabuhayan ng ating mga magsasaka at mangingisda. Kaya nga po, kaysa ninyo po si Manong Willy, sampuna ng mga kasama sa kagawaran ng pagsasaka na matulungan mapataas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Dalangin ko sa may kapal ang inyong radio program sa kabukiran at kabuhayan ay magsilbing daluyan ng kamalayan, kaalaman at karunungan upang mapagtagumpayan ni natin ang hamon na matamo ang sapat na pagkain sa ating bansa. Muli po, ito ang inyong Manong Willy, bumabati at nagaanyaya na makinig tayo tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa palatuntunan sa kabukiran at kabuhayan. Hindi lamang po para sa akin, kundi maging para sa inyo, ay mahalaga ang programang sa kabukiran at kabuhayan. Yung ganito pong klaseng mga mapapakinggan ninyo sa radyo at mapapanood ninyo sa television ay malaking tulong po sa panahon na ito. Dahil po sa nangyayari sa ngayon, kailangan natin ang mga luntiang gulay, mga sariwang prutas. E dito po sa programa ni Paring Rod Ison at Pangkat Kabukiran, nariyan po lahat ang pamamaraan kung paano ang maitatanim ninyo ng maayos, kung paano ninyo palalakihin ang mga halaman, ang mga prutasan, kung paano ninyo maalagaan. Tumutok po kayo sa programa nila tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa DWIC. Tayo po. Sabay-sabay tayong manood at masisihan kayo na. Patuloy nating linangin ang ating yamang pansakahan at paunlarin ang kabuhayan ng bansa kasama ang Batikan at magsasakang broadcaster na si Rod Ison tuwing Sabado alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa Kabukiran at Kabuhayan. Ay, labis-labis nga palang nagpapasalamat ang mga mamamayan po ng Bataan kay Secretary William Dar. Kay Agriculture Secretary William Dar sa kanyang pagbisita dyan po sa lalawigan po ng Bataan at halos 8,000 pong mga magsasaka at mga mangisda ang tumanggap po ng ayuda mula po sa kagawaran po ng pagsasaka. Halos 8,000 pong mga magsasaka at mga mangisda nang lalawigan po ng Bataan ang tumanggap ng ayudang pinansyal mula po sa kagawaran ng pagsasaka sa isang okasyong inilunsad po doon po sa bayan ng Dinalupihan, Bataan. Ayon po kay Bataan Governor Albert Garcia, itong pondong ito ay mula sa Rice Competitiveness Enhancement Fund, ito pong Rice Farmer Financial Assistance. At ito po ay tinatawag nilang RCEP at RFFA2 ng Department of Agriculture.
Kabuang 6,732 mga magsasaka ng palay ang tumanggap po ng 5,000 pisong cash assistance. 79 po ng mga corn farmers at 1,200 mga mangisda po nakatanggap naman ng 3,000 sa ilalim po ng fuel discount program. Ayon po kay Garcia, agarang ayuda ito ng gobyerno kasabay po ng matinding pagtaas po ng presyo ng mga produktong petrolyo na nakaapekto po ng malaki sa mga magsasaka po at mga mangisda po ng Bataan at maging ng iba pang panig po ng bansa. Kaya't ang programa pong ito ay inilalatag po sa buong kapuluan. Tiniyak po ni Garcia na mas marami pang tulong na maipagkakaloob sa mga magsasaka sa ilalim po ng administrasyon ng bagong magiging Pangulong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So dyan din po sa Bataan na isulong na rin po at naging maayos po itong implementasyon ng isang pilot project. Ito po yung tinatawag na One Bataan Agriculture Innovation and Technology Program para po sa modernong pagsasaka. Na una pong naging pilot project po rito, yung pong 10 lugar dyan po sa bayan ng Dinalupihan, Bataan, sa ilalim ni Mayor Maria Angela Garcia ng Dinalupihan Town, na kung saan po sampung lugar ang tinamnam po ng mga makabagong sistema, ginamitan ng makabagong sistema sa ilalim po ng One Bataan Agriculture Innovation and Technology Program. Ito po yung programa sa ilalim po ng teknolohiya po ng Israel farmers o itong agrikultura po ng mga taga-Israel. At naging epektibo po ito at inaasahan pong ito ilalawak na sa buong probinsya at maging sa gitnang Luzon. Ito pong pamamahagi po ng financial assistance ay pinangunahan po ni Agriculture Secretary William Dar at kasama na rin po dyan si Regional Executive Director Chris Polo Bautista ng Central Luzon at iba pa pong mga opisyal ng Department of Agriculture. Ipinapaabot po ng mga magsasaka ng Bataan ang kanilang pasasalamat sa Administrasyong Duterte at maging yung pamunuan po ng provincial government sa pamumuno ni Governor Albert Garcia. Samantala sa ating tuklas kaalaman, alamin natin mula sa report ni Bea Katrina Caraig ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa cucumber o itong tinatawag nating pipino. Narito ang kanyang report. Tuklas kaalaman, dagdag karunungan. Prutas na pipino. Maraming tao ang nakakakilala sa pipino. Ngunit marapatin lang din na kilalanin ito na kabilang sa pangkat ng mga prutas at hindi isa sa mga gulay. Sa madaling salita, ang pipino ay isang prutas at ito ay tinatawag na cucumber sa Ingles. Ito ay may siyentipikong pangalan na Cucumis sativus. Kabilang ito sa pamilyang Cucurbitacea kasama ang kalabasa, tampalaya at uko. Ito ay may natural na kulay berde sa labas na bahagi. Samantalang ang loob naman, kasama ang mga buto nito ay kulay puti. Isa ito sa mga grupo ng popular na mga prutas na may taglay ng mga benepisyo sa iba't ibang aspeto. Ang paglalahok ng pepino sa salad ang isa sa pinakapopular nitong paraan ng pagkain. Bukod pa rito, ito rin ay ginagawang ensalada at sandwich. Hindi rin papahuli ang juice o smoothie nito na patok sa mga konserbatibo sa kanilang mga timbang. Ang prutas na ito ay nasuri rin na maraming tanglay sa sustansya o benepisyo sa kalusugan. Ayon sa isinagawang pag-aaral ukol sa mga katangiang antioxidant ng pepino, napag-alaman na ito ay may flavonins at tannins na mabisang pangharang sa free radicals sa katawan. Batay sa American Heart Association, ang nilalaman na fibers ng pepino ay nakakatulong sa pag-iwas ng type 2 diabetes. Ang pepino ay may mababang calories, mayaman sa soluble fiber at tubig na epektibo para sa tamang balanse ng hydration sa katawan at sa pagbabawas ng timbang. Sa kaugnayan, ito ay nagtataglay ng 90% hanggang 95% ng tubig.
Hitik rin ito sa vitamina C na importante sa pagbuo ng bone matrix at magandang pagtubo ng kuko at maging buhok. Mayroon din itong vitamina K na nakakatulong sa pagkakabuti ng absorption ng calcium sa katawan. Bukod pa sa mga ito, ito ay may vitamina D na mayroon ding dalang magandang benepisyo sa kabuuan ng mga buto sa katawan. Ito rin ay nagtataglay ng cucurbitacin na sinasabing may kakayahang pigilan ang pagdami ng cancer cells. Samantalang isang tasang may 133 grams naman ng hiniwang pipino ay nagtataglay ng 1 gram ng fiber na siya ng sisilbing protection laban sa colorectal cancer sa katawan. Bukod pa sa mga benepisyong dulot ng pipino sa kalusugan, ito rin ay popular bilang pangunahing sangkap sa mga pampagandang produkto. Dahil sa matubig itong katangian, ito ay sinasabing mabisang natural na moisturizer, isang instrumento upang makamit ng isang magandang kutis. Tandaan na ang pipino ay isang prutas na maraming dalang magandang benepisyo. Para sa Tuklas Kaalaman, Dagdag Karunungan, sa Kabukiran at Kabuhayan, ako si Bea Katrina Karaib. Tuklas Kaalaman, Dagdag Karunungan. Maraming salamat kay Miss Bea Katrina Karaig. Ngayon, binabati rin niya ng maligayang pagsubaybay ang kanyang lolang si Lola Lita Karaig. Ngayon, nalulungkot lang si Bea sapagkat ang kanyang lolo na isa sa mga masugid nating taga-subaybay ay maagang kinuha ng may kapal. Ang tabayanan po ninyo sa ating huntahang bukid, ngayon po ay nagsisimula na pong umulan, pumatak ang ulan, kaya't napapanahon na po itong pagkatanim ng gulay ngayon pong panahon ng tagulan. Mamaya ay makakapanayan po natin ang isang sikat at veteranong tagatanim po ng ampalaya, iba't ibang klase po ng gulay, dyan po sa Batangas, dyan po sa Lipasete, at maging si Kaipe Gabriel ay sasamahan din tayo sa ating huntahang bukid. Pero bago yan, sa isa pa nating Tuklas Kaalaman, alamin naman natin mula sa report ni Cheralyn Cheche Vega Masikat ang kanyang report kaugnay sa pagpaparami ng kapis. Narito iba't ibang produkto ang maaaring magawa mula sa kapis. Kaya naman marami tayong mga kababayan ang umaasa dito. Nabubuhay ito sa tubig tabsing o tubig na pinaghalong alat at tabang. Pero paano nga ba mapapangalagaan at mapaparami ang mga kapis? Narito ang ating eksperto, si Dr. Gladys Resubal, aquaculturist mula sa Bataan. Sa pag-aaral ay nanguha po kami ng koleksyon ng mga inahin na po. Mga ano na po sila, 10 hanggang 12 piraso bawat kilo. Pagkatapos po, nilagay po namin sila sa breeding pen or rectangular po siya, 20 by 50 square meters. Pagkatapos ng isang buwan mula sa breeding pen, ay natural na mapipisa ang mga kapis. At makalipas muli ang isa pang buwan, ay maglilitawan na ang tinatawag na villager. Ano nga ba ito? Narito muli si Dr. Resubal. Yun po yung mga pre-swimming stage ng kapis. Na pag sila po, mga 3 weeks lang po, sila po ay kakapit na sa bottom po ng dagat or sa coastal area. Lalaki po sila sa isang buwan po hanggang 4 na buwan. Pagdating po ng 4 na buwan, matured na po sila. Yun po ang time na makulek natin yung matured kapis. So sa pag-ani po naman, kailangan po ay natural yung paraan. Hindi bawal po ang dredging o yung sinasabing gumagamit po sila ng pang halukay. Kasi po yan ay bawal according po sa batas ng BFAR. So ginagamit po natin, matured po, kakapain lang po. Kakapain lang po sila during low tide. Doon lang po sila pwedeng kunin. Taong 90s nang unti-unting mawala ang industriya ng kapis sa Bataan. Dahil dito, pinag-aralan ng Department of Agriculture, Bureau of Agricultural Research, sa pangunguna ni Dr. Nicomedes Eliasar, sa pakikipagtulungan naman ng BFAR Region 3, Provincial Government of Bataan, at Municipal Office ng Samal, na muling ibalik ang sigla ng pagkakapis sa Bataan. As of 2017, being po ako yung nangunguna dito sa Bataan, sa pag-alaga po ng kapis, napundahan naman po ng Provincial Government o Bataan yung
restocking po yung paglalagay ng mga breeder or mga inahing kapis sa mga sanktuaryo po ng Pilar at Orion. So by next year po, meron na naman po kaming nakalaang pondo para po ma-maintain po yung dami ng kapis para po sa industriya na ginagawa na po natin ngayon. Ano-ano nga ba ang mga produktong maari nating magawa mula sa kapis? Sa ngayon po, marami na po tayong produkto. Mula po sa paggawa ng bintana, kasama na po doon yung pintuan, parol, chimes, kurtina. Magpapasko po tayo ngayon, marami po ang namimili na dito ng parol. So kayang-kaya po ng taga-Bataan yung paggawa na po ng mga produktong galing po sa balat ng kapis. Ang kapis ang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga Bataenyo. Kaya tinutukan mabuti ng Department of Agriculture at lokal na pamahalaan ang pagpaparami dito. Mula sa Samal Bataan, ang ating nakasamang eksperto, si Dr. Gladys Resubal. At para sa Usapang Agri, ako po si Cheche Masigat. Tuklas kaalaman, dagdag karunungan! Sa ngayon po, patuloy pa rin po itong pagpapaunlad po ng kape o kapis o kapis industry dyan po sa lalawigan po ng Bataan. At kasabay po nito, pinaunlad na rin po itong tahungan, itong tahong industry at ang talaba industry. Sa ilalim po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. So ilan po lamang sa mga patuloy po nating pinagbibigay alam sa ating mga kababayan, ang ilang sa mga bagay-bagay na pwedeng makatulong sa pangkabuhayan ng ating mga mangisda, hindi lamang po sa Bataan, kundi sa iba't ibang panig po ng ating bansa. Samantala sa ating Huntahang Bukid. Huntahang Bukid, ingat magsasaka. Nasa linya po natin si Casaldi Tanega ng Lipasuya, Batangas. Good morning, Casaldi. Good morning, Sir Rod. Palagay ko'y abalang-abala ka na naman ngayon sa pagtatanim ng iba't ibang klase ng gulay. Kumusta na bang iyong may bahay na isa ring magsasaka? Yes, Sir Rod. Nakatanim na po tayo. Ayun, nakatanim na. So, alamin din natin at kumustahin din natin si Ka Felipe Gabriel ng Panikit Arla. Good morning, Kaipe. Magandang umaga, Karod, at sa ating mga masugid na tagapagkinig ng iyong malawak na programa. Ayun, so dalawang eksperto po sa larangan po ng pagtatanim ng ating pong makakapanayam ngayong umaga. Si Casaldi Tanega ng Lipasote at si Kaipe Gabriel ng Panike at Tarlac. So, Kaipe, kapag ka ganitong panahon ba, bukod sa palay, nakapagtanim ka na rin ng gulay? Oo, may mga tanim na ako na mga iba't ibang gulay. Ano-anong gulay ba yung mga mahilig mong itanim kapag at yung... Sabi nga, ano yung mga dapat itanim sa mga panahong ito na siguradong magiging mabunga at epektibo? Pakbet, yan ang aking paborito eh. May talong, may patola, may stili, mayroon pang mustasa, kalabasa. Marami kung tanistari-sari nga eh. Abay, ayun nga, pinakikita nga rito yung, pinakikita yung mga tanim dyan sa lugar ng Paniki, Tarlac. Dapat pala, pag bisita ko ng Paniki, may bunga na yung kalabasa mo dyan. Aba, siguradong, malapit na na may bulaklak ng lumalabas. Oo, yun doon, masarap mong palay. Sabi ni ka, June Bernabe, ni Mayor June Bernabe, i-reserva mo lang doon dyan. Gusto lang doon niya malaon bago niya daanan. Wow. O, kinukumusta natin si Kajun. Tatlong linggo na natin siyang hindi nakakasama sapagkat medyo super busy. Ang problema sa pagiging super busy niya ay mukhang nagkasakit nitong nakalipas na ilang araw. Kaya kumusta si Kajun Bernabe? At ingat-ingat ka dyan. So pagsabay na natin si Casaldi Tanega. Casaldi! Yes, sir. Yes, sir. Ayun. So, sa ngayon, ano na yung gulay na yung naitanim? Sa ngayon po, ang paunahin ko ay kamatis po.
Bago sundan ang palaya. Tapos sa mga July scene naman. Ayun. So, itong ipinakikitang mga punla na to, ano to? Punla ng ano to? Kamatis. Kamatis. Ayun, nakapagsimula ka nang magtanim pala ng kamatis. Nung nagsimulang pumatak yung ulan, opo, nagtanim ka na ng kamatis. Bali, 17 days na po nakatanim yung kamatis ko po. 17 days. So, opo, kung 17 days, ngayon yan, gaano na kalaki yan? Gadangkal na yan? Hanggang, ang iba ko yan, hanggang tuhod ka. Hanggang tuhod. So, okay, gaano tumatagal bago mamunga ang isang puno ng kamatis? Okay, sa 60 days po yung makakaani na buhat pagkatanim. 60 days? Opo. Uh-huh. So, sa 6 na pong araw na ito, mga sa isang puno, mga mangilan-ngilan na yung napipitas-pitas mo dyan? O mga paisisa, 2 piraso. Aha. Uh-huh. Yan po yung tatawag namin dito sa Batangas, yung paghalaw, ibig sabihin, yung unang harvest. Paghalaw? Opo, halaw. Kung ayun. Kung sa atin, yung pagpumimitas, tayo sa isalaan. Eh gaano naman, ilang araw naman, bago magkaroon ng tinatawag natin kasagsagan o karamihan ng pagpitas? Yan po ay karamihan, sagsagan ng pitas yung mga paapat o palimang pitas. Yan, marami na yan. Daang taon na yan, sir. Uh-huh. Yung isang puno ng kamatis, mga ilang kilong kamatis ang pwedeng ibunga niyan kung masagana ang iyong pagkakaalaga? Nakakuna po yung 2 kilo sa isang puno, sir. 2 kilo sa isang puno. Sa okay, ngayon, ilang puno ang naitanim mo? Halos sa kulang 20,000 po ito, sir. So 20,000 na puno, kung aani ka ng tiga 2 kilo kada po isang puno, ibig sabihin, may hinihintay kang 40,000 kilo ng kamatis. Yes, sir. Opo, opo. Yung pinakamababa at pinakamataas na presyo, magkano naman? 1 kilo? Yun po eh, sa ngayon po eh, yung lumatakot pong pound rate price ay 50 pong kilo eh. Aha, 50 per kilo? Opo. So, ibig sabihin yan, kung 50 pesos per kilo, kung ngayon kaaani, yung tanim mong 40,000 puno, ay 20,000 puno, ay pwede kang kumita ng minimum na 200,000. Sir. Opo, sir. Opo. Abay, sumadong muna pala yung kita. Ano? Sana nga po'y pala rin. Ayun. So, makipagkwentuhan tayo kay Kaipe. Kaipe, ikaw ay sanay ka kasing magpataba at gumamit ng pataba. Pagkumpara natin ang gamit ni Kasaldi at ang gamit mo sa pagtatanim ng kamatis. Kasaldi, anong ginagamit mong pataba? Synthetic ba na nabibiling abono o yung ginagamitan lang natin ito ng sarili nating diskarte? Meron po akong ginagamit na organic, pero meron din po akong gumagamit din po ako synthetic, pero konti lang, hindi masyadong marami. Mm-hmm. Anong organicong sistema ang ginagamit mo dyan, Kasaldi? Yung vermicast po. Yung parang pinakako ng bulate, tsaka yung chicken manure. Tapos yun sa pulyar naman, sir, organic din, yung mga pulyar. Mm-hmm. Binabibili kasi yung organic na pulyar, sir, eh. Ayun. Kaipe, ikaw naman, ayun sa kwento ni Kasaldi, ano yun naman sa'yo? Sa akin ay ganun din, sa kanya, na may mga organic kong abono akong ginagawa. Ako na mismo ang gumagawa na ini-spray ko sa lupa at saka sa aking mga tanim na gulay. Mm-hmm. Nagtataglay kasi ng mga mikrobyo, yung tinatawag nating IMO, siyang tumutulong at inaalis yung asim ng lupa. Mm-hmm. Importante kasi maalis yung asim ng lupa para lahat ng available na nutrients sa lupa ay magamit ng tanim ko. Kaya hindi na ako gumagamit ng synthetic fertilizer. Meron din akong vermicompost. Napakayaman yan ng mataas ang potassium yan eh, para sa pamumulaklak. Uh-huh. At yung mga animal manures naman, ay sagana ako dito dahil may kapitbahay akong
marami alagang kambing at karnero, ay libre. Libre kong nakukuha. Tuwan-tuwa pa nga yung caretaker kasi nanililisan yung kanyang kulungan ng mga karnero. Ay, ikaw kasal din naman, bukod doon sa Burmy ba yun, tawag mo? Yung ano pa, ano pa yung sistemang gamit mo? Gumagamit din kami karin ba ng mga dumi ng hayop? Yes, sir. Yung chicken manure sa amin po dito, yung pinakabasan, pinakabasan, chicken manure po, sir. Igilo ko ng bali 1 month sa linang bago namin tamnan para na, ibig sabihin, hindi na masyadong mainit. Ang, kasi mainit po yung chicken manure eh. Pero pag itakalipas na pasingaw na namin, pwede na po namin tamnan. So, ibig sabihin, yung kung 17 araw na, yung itinanim mong kamatis na yan, yes, so nakalipas na isang buwan eh, nauna mo nang inihalo yung dumi ng manok dyan sa mga sa lupa, sa linang niyan. Yes, sir. Opo, opo. Ang paghalo mo ba'y matubig o buwaghag lang? Buwaghag lang, sir. Buwaghag. Hindi po pwede matubig at yun ay maninikit. Ibig sabihin, ari nakalagay lang sa lupa tapos halo-haloin. Yun lang po, sir. Gaano ang layo ng tanim ng tanim ng kamatis diyan sa iyo? Bali 10 cm no, 1 foot ang pagitan, sir. Mhm. Ikaw ka Ipe, gaano ka layo yung tanim mo? Ako ang pagitan ng gulis ay 1.2 meters, malayo para hindi magpang-abot ba. Ah, kasi sa ikaw naman, medyo malawak naman kasi yung taniman mo dyan sa Tarlac, ano? Ito kasing si Casaldi, ginagawa niyang commercialize yung kanyang pagtatanim. Yung bagamat hindi kalakihan, yung lupa niya, ay pinipilit niya itong mapadami. Pero ano ba yung advantage at disadvantage ng masyadong malapit ang tanim ka, Ipe? Una ay nag-overlapping, ano? Overlapping, nag-sisilungan about isa, mahirap pang mag-manage, mamitas, at saka madaling kumalat yung mga peste pagka masyadong malalapit. Mm-hmm. Lalo na tag ulan ngayon, at kung sobra ang lalapit dyan, ay gustong-gusto ng mga mapanirang insekto at mga mikrobyo o fungus na nagbibigay sakit. Casaldi, napag-uusapan yung pagpapalaki ng kamatis. Anong problema sa kamatis na minsan ay inaabot ng mga magsasaka? Lagi po yung tatawag namin late blight or blight. Yan po yung, lalo po pagtag-ulan, yan po yung aming na-encounter na sakit ng isang kamatis. Mm-hmm. Anong klaseng sakit to? Anong itsura para sa mga nakikinig sa atin sa radyo? Sapagkat okay, hindi lamang tayo napapanood doon sa live natin sa YouTube at Facebook. At bukod nga dyan, tayo'y napapanood din sa TV devices ngayon, gaya ng ABS-CBN TV Plus, GMA affordable, affordable Box, yung Sulit TV at iba pang mga digital TV receivers, sapagkat meron na tayong iba ay napapanood tayo sa channel 23, yung iba naman ay sa ibang channel. At bukod dyan, ay napapakinggan tayo sa buong kapuluan sa pagitan ng 882 AM radio. Ipaliwanag mo ng sa mga nakikinig natin sa radyo, anong klase yung sakit na ito ng kamatis? Yan po ay nag-uumpisa sa ilalim na ang dahon po ay naninilaw. Kung baka saan, natutuyo siya pataas. Mm-hmm. Hanggang mamatay po ang isang kamatis. Yun po. Sa ayun po ay maatake po yan pag ang kamatis ay medyo bungahan at saka nagdadatig ang ulan. Kaya kami, pag medyo maulan na, ay lagi po kami nag-i-spray. So kailangan alagaan ito sa spray. Opo, sir. Pero ikaw ka Ipe, dahil hindi ka nga gumagamit ng synthetic eh, ano yung ginagawa mong solusyon dito? Sa mga sakit na to. Yung mikrobyo, yung sinasabi kong IMO ay nagtataglay ng mga kaibigang bakterya, mga fungus,
at iba pang mga beneficial microbes, ay naiiwasan natin yung pangkabulok, yung sakit na bacteria, o kaya yung fusarium wilt. Ayan na pangkaredewan yung fusarium na kaugat nila inaatake yung fusarium na yan at tuluyan nang mamamatay ang ating tanim. Mm-hmm. Kapag inatake ng ganito, no? Pero kung maayos ang pagbibigay mo ng mga abono na organiko sa lupa, ay maiiwasan yung sakit na dumadapo sa kanila. So kailangan natin pagtunan ng pansin yung kalusugan ng ating lupa. Mm-hmm. At kapag malusog yung lupa, ay tiyak na malusog din yung halaman natin, kahit anong halaman. At ang pinakamaganda sa lahat ay isang malusog na pagkain para sa ating mamamayan o pansariling family use, ano? Mm-hmm. Kaya para maiwasan ng mga sakit na yan, ay kailangan talaga ng mayaman o malusog ang lupa natin. Kaepe, ang may tanong dito, yung pagtatanim do po ba ng kamatis, eh, kailangan do ba mas marami yung tubig ng lupa o basa o mas ano ba yung kailangan ng kamatis? Kasi sabi mo maganda ito itanim sa panahon ng tagulan. Oo. Kailangan na yung nakahilap ba? Yung nakahilap yung taniman para kung nag-uulan man ay agad nabababa ang tubig. Hindi kailangan ng maraming tubig ang kamatis. Madali itong mamatay. Mm-hmm. Natutulaw. At mabulok. Mabubulok ang kanyang puno. O kaya magmumultiply ang mga fusarium na siyang maninira sa ugat ng halaman. Kasi soil-borne ito eh. Oo. Kasal din sa iyo kasi, sa iyo kapatagan kadalasan ang tanim mo dyan. Paano mo iniiwasan na ito'y malunod sa tubig? Hindi po siya ang proseso namin dito pagtatanim, lalo pagkaparap kami sa tangulan. Nakahilap ang aming mga tudling. Ah, talagang yung inihahanda mo na yung linang, yung mga tudling nito, sa medyo pabulusok ng konti. Nakahilap na po yung sir. Nasa ilalim po, nasa ihilap namin, pero yung ilalim noon, nandun na po yung chicken manure. Mm-hmm. Kapag kami yung tanim, kapag lumago ng isang kamatis, kaya niya lang kung kainin yung chicken manure na nilagay namin sa ilalim. Ayun. So bukod sa pataba, ano pang sangkap na kailangan sa pagtatanim ng kamatis sapagkat nakakakita ko na kailangan ito ng suhay, ng kawayan? Opo sir, yung tatawag dito sa amin na kalbang, yung po yung trellis, kailangan naka-trellis po siya, nakaangat para pagkaumulan, hindi po siya masisira yung mga bunga. Ayun. Ano yung papel na ano yung papel na ginagampanan ng mga maliliit na buho? Ayun po yung pinaka po namin para hindi kasi po dito tinatalian po yan eh. Tinatalian po, pinapataas para yung bunga nga hindi sumait sa lupa para hindi mabulok. Oh, bukod sa kasi kapag nakadapa sa lupa, gumagapang sa lupa, bukod sa baka mabulok yung bunga, madumi ang bunga. Opo sir. Saka po kukuha sa damo, di malapit siya, sikto. Pero pag naka-ali siya, madali po siyang pitasin. Ayun. Diyan sa iyo, Kaepe, ano yung ginagamit mo dyan? Bukod sa maniliit na kawayan, mga siit, gumagamit ka rin dyan? Oo, kailangan talaga pagkatagulan na mayroon siyang trellis. At ito ay inipit ko pa ng ano, ng may paali akong inilalagay para manatili siyang nakatayo, ano? Uh-huh. Iwasan natin na tama si Cardenial na kailangan iwasan umabot sa lupa at mabubulok ang kanyang mga bunga. Ayun. So bukod sa kamatis, ngayong panahon ng tag-ulan, ano pa yung pwedeng isabay na klase ng gulay na pwedeng itanim sa ganitong panahon na Kaepe? Marami. Talong ay pwede rin kasi ang talong ay around the year yan. Kagaya ng kamatis, pwede rin itanim na year round. Mm-hmm. At mga tatalbusin na kamote ay nagtatanim din ako. Napakalang galing nilang magtalbus ngayon. Kahit talbusan mo araw-araw yan, triple ang ano, ang papalit, ano? Yung okra. Yung okra.
ang okra ay napakagandang tanim din na isama sa garden. Mm-hmm. Dahil ito ay tinawag na security guard plant ito eh. Mm-hmm. Kaya dapat ito tinatanim sa perimeter ba, doon sa paligid. Oh. Mm-hmm. Takot kasi ang mga insekto dito na lumapit o dumaan dyan dahil may trichome yan. Mm-hmm. May karayom siya na napakatulis ba yan pag dinapuan ng insekto o anumang mga uod ay masusugatan sila. Oh, mm-hmm. Yan ang guard plant. Ayun. Ikaw naman, ano, Casaldi, yung pinagsasabay-sabay mong gulay pagka ganitong panahon ng tagulan. Sabi mo, eksperto ka sa pagtatanim din ng sili. Opo, sir. Pero timing din po yan, sir. Mga June, July, yung timing ng sili. Pero yung pala yan, after one month ng kamatis, sinusundan ko na siya. Para... So, ibig mo sabihin, kapag ka namumunga na yung kamatis mo, susundan mo namang magtanim ng ampalaya. Opo, sir. Doon din po sa may kamatis na yun. Para lumimigas ako ng kamatis, ang ampalaya ko na may kasalukuyang gumaganda. Kasalukuyang umakit sa balang. Ano yung katabi rin ng kamatis o sa pagitan ng tudling? Hindi, sir. Sa katabi din po ng kamatis, sir. Ano yung purpose? Bakit gumagapang na gulay ang iyong ipinalit sa kamatis? Para po tipid na rin sa gastos kasi meron ka ng trellis. Ayun, para magamit yung suhay. Opo, sir. Yung suhay na sinasabi sa amin, yung sinasabi dyan sa Bataan, yun ang tatawag na suhay. Para lesson ng gastos mo na. Ibig sabihin, mm-hmm. Nakapundasyon na. Tatanim ayun, so, posible rin na pwede mo rin ang pamalit na susunod na itanim dyan, sitaw. Lalagyan mo na lang ng leteng yan. Yes, sir. Opo. Yes, sir. Pag yung katapos ng ampalaya, pwedeng sitaw naman. Mm-hmm. Doon naman sa pagtatanim mo ng talong, anong sistema naman ang ginagamit mo dyan sa Kapatagan? Ganun din po, sir. Kaya lang, medyo ang talong, medyo mata, makuanyan po sa mga pesticide eh. Lapit din po kasi ng kuanyan eh. Lapit din ng insekto? Opo, sir. Opo. Kaya kailangan po dyan lagi ng tuto ka dyan eh. Yung bang talong, gaano katagal mo pwede pakinabangan pag yan ay nagsimula ng mamunga? Aba, eh, sir, yun po ay tawid panahon kung tawarin dito sa Batangas eh. Aha. Kung bagas ako, nagtanim ko ngayon, 60 taon, pwede mo pong paripakan yan eh. Oh, so, mas magandang magtanim ng talong sapagkat ito ay mahabang na panahon ng pakinabang. Yes, sir. Lagi ka lang mag-aabono dyan eh. Yung kamatis, gaano katagal tumatagal yung mamunga? Yun po sir, yung mga tatlong buwan eh, hanggang tatlong buwan kalahati. Yun lang, pamamatay na siya ang usa. Yes sir. Kung mamunga man siya, paliit na ng paliit yung kanyang bunga. Opo sir, opo. Eh yung ko naman, yung ano pang ibang klase yung sili, gaano katagal yan bago mamunga? Kaya yan po yung nahaharbis na namin ng 75 days. Kung sisimula ako ng mga harvest, lalo po yung turo ko tatawag yung labuyo, yung manghang. Yung manghang na pula. So ang itinatanim yung sili, tatlong klase. Yung manghang na kulay pula, yung pamaksiw at saka yung panghalo sa karne, yung bell pepper. Bell pepper ba tawag doon? Opo, bell pepper po tawag. O sa Bataan ang tawag dyan, siling paraka. Ano? Ayan, paraka. Diyan sa inyo ba ang tawag doon sa sili na yun? Yan po yung sultan. Sultan? Yan po yung variety po ng siling yan. Ayun. Eh, dyan ba sa iyo, Kaipe, ano tawag doon sa mga nabanggit na binanggit kong mga sili-sili na yan? Yung sili na manghang ay madali ring alagaan yan eh. At parang ganun din ang cultural management sa kamatis. Aha. Ay, ano kasi tawag sa inyo doon sa kulay pula dyan? Na maanghang? May labuyo din. Mamaya ang collection din akong labuyo. Bumibili rin ako ng seeds mula sa mga kumpanyang nag-itinda ng mga moderno ba? Yung Taiwan variety. Napakalakas mamungan ito. So ibig mo sabihin, sa mga lokal na buto, mas okay itong imported na galing ng Taiwan? Thailand? Kung sa productivity ay talagang malakas umani ito mga buto ito, mga seeds na imported galing Taiwan. At
napakaanghang din at malakas sa umani. At malaking kita dito sa sili, lalo ng pagkaganitong tag-ulan. Kasi off-season, pag nagtanim ka ngayon at napalaki mo yan, although mahirap talaga mag-alaga ng tag-ulan no, dahil wala tayong kontrol sa tubig. Ang kagandahan ngayon, yung mga Pilipino ngayon, eh, kahit araw-araw gusto may siling manghang eh. Oh, talagang yan ay bahagi na ng ating kwanba. Bahagi na ng sausawan, tsaka pagluluto ng gulay. Oo. Oh, pagka walang, pag nasanay ka sa sili sa patis mo sa suka, kapag walang sili, para bang hindi kompleto ang pagkain eh. Di ba? Tama sa sarod. At kapag ka may maanghang, nasausawan, so, napapasarap yung kain. Pampagana yan eh, appetizer, ikaw nga, at aprodisyak pa yan, sarod. Aprodisyak ang sili. Ay, alam ko, itong si Casal de Tanega Kaipe, nakapagpatayo ng bahay nung ma-chempuhan niya na yung sili, umabot ng 1,200 per kilo, di ba Casal de? Opo, sir, opo. Umabot ng 1,200 per kilo? Sino yan? Sir. Ah, 800 lang. 800. Malaki na 'yon presyo ngayon pagka kasi off-season. Sabi mo kasi sa akin Casal de na ibenta mo ng 1,200 per kilo. Nakikinig lang si Mrs. Sinabi mo 800 lang na benta. Baka yung retailer wala 1,200. Pero maiba tayo ng usap. Kapag pinag-usapan natin Casal de naman ay iba't ibang klase ng palay. Abay, kung gusto mong mag-sample sa mga miyembro mo dyan, anong grupo pa ng asosasyon meron ka dyan? Southern Luzon Farmers and Traders Agriculture Cooperative. Ayun, bakit hindi nyo testingin yung mga ibinibinihi ni Ka Ipe Gabriel na mga makalumang palay. Kwento mo nga, Kaipe, yung mga klase ng mga pwede mong binihin na pwedeng ipagamit sa mga taga-Batangas. Ano, yung sa palay? Sa palay, Oo, maraming. Pwede dyan sa Batangas lahat ng mga binihin ko dahil ito ay local. Mm-hmm. Sanay na sa ating, sanay na sa weather conditions natin. Gaya ng black rice. Yung black rice, ito ngayon ng sikat na sikat ngayon eh dahil sa nakaraang pandemic, naging health conscious ang ating mga mamayan. At ayon sa pag-aaral, ang mga pigmented rice ay mataas ang kanilang vitamin B complex. At saka yung B17, yung black may B17 eh, vitamin B17. Na ito ay nakakagamot sa diabetes at lahat ng cancer. So, mm-hmm. Kaya napakahalaga na ang mga magsasaka ay meron ding inaalagaan na pinaunang binhi. Nauna ay para sa family, yung sobra niyan, hindi ibente dyan sa kapitbahay mo, mm-hmm. O sa bayan. Anong sa mga interesado sa mga binhi mo, Kaipe, anong telephone number na pwede ka nilang tawagan at mapagtanungan? Ang aking cellphone ay smart 0939 513 1320. Ayun, so ang telephone number po ni Kaipe ay 0939 513 1320. Ito po yung eksperto sa lahat po ng klase ng halaman at ang pinagiging espektro niya lalo ay yung po sa larangan po ng palay. Yung pagtatanim po ng tinatawag nating Kaipe palay, yung Kaipe rice. Na kapag natikman po ninyo, iulit-ulitin po ninyong hanapin si Kaipe. So 0939-513-1320. Ikaw naman Casal de, anong telephone number na pwede nating ibigay sa ating mga taga-subaybay? Lalo na yung mga taga-area mo na gustong makibahagit, makilahok at sumapi sa iyong asosasyon. Yes, sir. 0930-601-3079. Aha, sige, pakiulit mo Casal de. 0930-601-3079. Ayun. So, 0930-601-3079. Yan po ang telephone number ni Casal de Tanega. So, yes.
ang sasagot ba nito, ikaw o si Mrs.? Ako po, sir. Alam po na nyo ito si Casaldi, yung kanya pong asawa, isa pong agriculturist. Tama ba ako, Casaldi? Yes, sir. Agronomy. Agronomy ba tawag doon? So, kaya po, napakaganda po nilang tandem. At nang dahilan po sa pagtatanim, napaayos po yung kanilang buhay. Napag-aral mo yung mga anak, Casaldi, ano? Anim, sir. Anim. Anim. Professional na lahat dahil sa pagtatanim ng gulay. Lima pala po. Yung isa po yung nag-aaral pa, yung buso. O, mantaki mo. Dahil sa iyong pagsisikap na mag-asawa sa pagtatanim ng gulay, abay umalwa at mapaayos ang kanilang buhay. So, kaya yung mga kwento ng katulad mo, Casaldi, ay inspirasyon ng ating mga mamamayan. At maging yung si Ipe Gabriel, nabuhay ng maayos ang buhay ni Ka Gabriel dahilan sa pagtatanim ng palay at gulay. Ka Ipe, tama ba? Tama ka, Karod. At yan eh, special kasing mga palay, pagkain nga ng mga mahari noong unang panahon, mga maharlikan. Ayun. So kailangan yung matikman natin ang pagkain ng hari, dapat maging pagkain na rin to ng mga tulad nating mga timawa at mga maralitang Pilipino. Hindi lang hari yung pwedeng kumain ng masarap na bigas. Kailangan kumain din tayo niyan, Kaipe, di ba? Dapat mauna talaga magsasakang kumain dahil sila ang producer eh. Ayun. Yung malungkot nga sa panahon na ito, Kaipe, yung magsasakang namimili ngayon ng palay, ay ng bigas. Sapagkat inaani pa lamang, naroon na yung inutangan na financier, kinukuha na yung palay. Oo, mga traders din nagpapautag, kaya sila rin ang bibili at sila ang nagdi-dictate. Ikaw masakit eh, sila ang nagdi-dictate na presyo, hindi yung magsusaka. Ayun nga. Sana sa ilalim ng administrasyong Marcos Duterte ay maramdaman na ng mga magsasaka ang tunay na pagmamahal ng gobyerno. Ang problema pa nga, pinangako niya na 20 pesos lang daw yung presyo ng palay, ay yung bigas. Mangyari yan, Karod. Pagbaba ng presyo na ganyan ay dapat ang tulong ng ating pamahalaan ay libre na yung patubig. At marami pang mga ayuda na bibigay, kagaya ng sabi mo kanina, may ayuda mula sa Department of Agriculture. Bagamat marami din rin namang pumupuna kay Agriculture Secretary William Dar, ay marami siyang mga magagandang nagawa. Kung maia-extend nga lang sana yung termino niya, mas maganda para yung continuity ng mga programa sa larangan ng pagsasaka at iba pa ay maituloy. At lalo na nga itong sa kanyang panahon kasi, naramdaman natin na mayroong natatanggap na financial assistance yung mga magsasaka sa ilalim ng RCEP. At yung panahon nga na ito, at least nabigyan din ng pondo yung tinatawag na fuel discount program dahil sa pagtaas ng presyo naman ng gasolina ng langis dahil sa kaguluhan diyan sa Ukraine at Russia. Sana'y matigil na ang sigalot na ito sapagkat tayong mga walang kinalaman sa kanilang alitan at away apektado sa buong mundo. Madadamay ayun tayo. Kasi nga sila ay doon nanggagaling yung mga chemical fertilizers sa mga bansang yan. Bukod sa chemical fertilizer nga, sila rin ang supplier ng gasolina, ng langis. Magagawa kundi sayo natin sa gusto. Apektado tayo ng kanilang awayan at ang kanilang pinkian at gera dyan sa Russia at Ukraine. So maraming salamat sa iyo, Kaipe. Magandang umaga at maraming salamat sa iyo, Casaldi. Baka gusto mong batiin yung mga kasama mo dyan sa asosasyon. Magandang umaga po sa atin lahat. Binabati ko po mga member ng Solopat Agri, lalo-lalo na misis ko, si Presi Taneda. At sana po ay kami bigyan ng Panginoon Diyos ng magandang ani at kumita. Maraming naman salamat po si Rod sa inyong programa ng DWIC at saka sa Kabukiran at Kabuhayan. Ay, maraming salamat si Casaldi Taneda ng Batangas at si Kaipe Felipe Gabriel magsasaka ng paniki tarlac sa ating Huntahang Bukid. Huntahang Bukid. Ingat magsasaka.
Samantala sa ating balitang agri, balitang negosyo, alamin natin ang report ni Cheranin Cheche Bega Masikat kaugnay ng paggawa ng calcium phosphate. Narito ang report. Sir, pakipaliwanan niyo po muna sa amin ano itong calcium phosphate at ang kahalagahan po nito. Ang calphos o calcium phosphate ay source ng calcium at phosphorus na napakahalaga lalo na sa stage ng pamumulaklak at pagbunga ng ating halaman, no, ng ating puno. No. Ang sangkap na ginagamit natin dito karaniwan ay mga buto ng ruminants, no, katulad ng baka, kambing, no, etc. No. Buto ng manok bilang source ng calcium. No. Inihahalo din natin dito yung mga balat ng itlog, yung mga pinagbalatan ng itlog. Sa mga buto, ang kinakailangan natin dito, ibilad dito ng todo hanggang mawala na yung kanyang laman, no, at mga taba, no. At karaniwan, sinasangag ito para siguraduhin na wala ng langis, laman o taba. Ganon din ang ginagawa natin sa balat ng itlog, no, sa eggshells, no. Binibilad natin na maigi hanggang matuyo, no. At tinatanggal natin yung tawag dito, yung puti na nasa loob ng ating shell, no. At ito, dudurugin lang natin, pag-ahaluin natin at ahaluan natin ng suka. Ang fermentation period nito o pagbuburo nito ay sa loob ng 20 days. No? Sir, pakita po muna natin ano, yung mga ingredients po dito po sa paggawa po itong calcium phosphate. Katulad po nitong sa buto. Ito, yung makikita natin, yung ginamit nating embuto ay buto ng baka. No? Pinatuyo na ito ng matagal. No? Kaya kung malapit tayo sa bulaluan, meron tayong magiging source ng buto. At karaniwan naman, gumagamit tayo ng itlog. No? Yung balat ng itlog na karaniwan nating itinatapon, pwede nating gamitin. Ang ratio nito ay isang bahagi at siyam na bahagi ng suka. Ang gagamitin nating suka ay yung cocoa vinegar. No? Napakasimpleng gawin. Matapos natin maipon yung ating mga materyales, ilalagay lang natin yung suka doon sa ating buto at eggshells, no, o mga shells, no. Sa mixture natin na ito, meron tayong around 350 grams ng shells ng buto, no. Kaya ang halo natin dito ay 3 litrong suka ng nyog. Ayan. Matapos ito, tatakpan lang natin ito at buburuhin sa loob ng 20 days, no. At pagkatapos nito, ready na itong gamitin. Madali na itong salain, hindi katulad ng nauna nating mga concoctions na maraming ano, no, residue, no. Tatakpan din natin, lalagyan natin ng petsa, lalagyan natin kung kailan natin ginawa at kailan natin siya dapat i-harvest. So, ito ay makikita na natin yung epekto po niya sa halaman, mga ilang buwan po. Sa mahalaman, halimbawa sa mga punong kahoy o sa prutas, no, kung alam natin sa panahon na ito ay panahon ng flowering, ito yung panahon ng ating pag-i-spray nito, no? At habang namumulaklak siya, pwede natin siyang isprayan at pagkatapos mamumulaklak, isprayan pa rin natin para siguraduhin maganda yung bunga ng ating mga prutas. Isa na naman pong kaalaman ang binahagi po sa atin ng ating farmer scientist, si Mr. Oliver Benedicto. Ayun, ang report po ni Cheralyn Cheche Bega Masikat sa ating Balitang Agri, Balitang Negosyo. At tungkol po sa calcium phosphate. Ay, good morning sa magsasakang si Erpicio Lumbang. Nakikinig sa atin ngayon at sabi niya, sa mga darating na mga araw ay gusto niyang makibahagi sa kanyang ginagawang semi-organic fertilizer na para din daw po makatulong sa ating mga magsasaka. Ayun. So, gumagamit din yata siya ng kokopit sa kanyang mga pataba. Ay, malalaman natin kung sakali mapapanayam natin itong si Ginoong Erpicio Lumbang. Mamaya po makakasama natin si Dr. Paul Brocal at aalamin natin yung mga eksperto, yung kanyang mga kaalaman, pagiging eksperto sa larangan po ng pag-aalaga po ng iba't ibang klase po ng hayop. Pangunahin na po riyan yung kambing at iba pa. Makakasama niya si Dr. Rodolfo Encarnacion, ang ating vetmed. Makakasama po niya si Dr. Paul Brocal. At siyempre po si Kajun Espiritu Mamia ay maghahatid sa atin ng mga balita. Sa kabukiran at kabuhayan.
kabukiran at kabuhayan. Kasama ang batikang broadcaster na si Kakang Rod Eason at pangkat kabukiran. Patuloy nating linangin ang ating yamang pansakahan at paunlarin ang kabuhayan ng bansa. Kasama ang batikan at magsasakang broadcaster na si Rod Eason tuwing Sabado, alas 4 hanggang alas 6 ng umaga sa Kabukiran at Kabuhayan. Nasa ikalawang bahagi po tayo ng paglilingkod sa hanay ng ating mga magsasaka. Mga mangisda, siyempre sa lahat ng uri ng ating mga mamamayan, kahit mga katutubo po ay patuloy nating pinaglilingkuran sa programang ito sa Kabukiran at Kabuhayan. Siyempre po patuloy nating nakakasama ang ilang miyembro ng Pangkat Kabukiran sa panguna ni Cheraling Cheche Vega Masikat ng Laguna. At siyempre po, kasama dyan yung Pangkat Kabukiran, binabati natin sila. Si Kandi, si Kalino Bowa dyan sa Batangas din po at sa Rizal. Si Kajani Suerte dyan sa Oriental Mindoro. Si Kajeri Balmeo dyan po sa Nueva Ecija. Si Dr. Bernie Dizon sa Nueva Ecija. Ngunit ngayon po ay naglalagi na po sa bahagi ng Pampanga. Si Ka Esme Reyes dyan po sa Santa Maria, Bulacan. Si Ka Felicito Jun Espiritu dyan sa lugar po ng DRT, Doña Remedios Trinidad, dyan po sa Bulacan. Si Dr. Rolly Encarnacion sa bahagi din po ng Bulacan. Si Ka Mernilo Paramog dyan sa Jaen Nueva Ecija. Si Ka Alex Breone sa San Miguel, Bulacan. Si dating Paranaque City Mayor Florencio Jun Bernabe na ngayon po ay lagi dyan sa lugar ng Alfonso Cavite sa kanyang napakagandang farm. Si Kaipe Gabriel dyan po sa lugar ng Paniki, Tarlac. Si Gina Lopez dyan sa bahagi ng Kabikulan. At si Kamalu Angguluan dyan sa lugar ng Nueva Ecija kasama si Ka Jimmy Bistar. At marami pang iba nating mga kasama. Ayun, nakakasama na rin natin si Michael DeYoung. Ang gustong magtayo ng dairy farm dyan sa Central Luzon. Kaya't nagtatanong siya kay Dr. Rolly Encarnacion. Si Michael DeYoung ay gusto niyang magtayo ng isang gatasan ng baka at ng kambing. Isang modernong dairy farm sa bahagi ng Central Luzon. Sinisika po natin makaugnay si Attorney Nicasio Nicontis sa ating segment na may kakampi ka. Alam po ninyo, ang kapag ganitong oras, ito yung oras ni Attorney Nicasio Nicontis. Ang abogadong patuloy na naglilingkod sa ating mga kababayan na kung saan ay ang kanyang tulong ay mula sa kanyang sariling pagsisikap at pamilya. Sa ating portion na may kakampika, kasama si Attorney Nicasio Nicontis, Serving with Honor. Sa Kabukiran at Kabuhayan, may kakampika kasama si Attorney Nicasio Nicontis, Serving with Honors, serbisyong legal at iba pa sa panahon ng pandemya. Patuloy po nating sinisikap na makontak si Attorney Nicasio Nicontis para sa ating paglilingkod bayan sa kanyang serbisyong legal. Pero binababati muna ni Dr. Rolly Encarnacion, congratulations sa first rabbit convention ng New Alliance of Private Breeders Association, yung NARBA convention, sa pamuno ng kanilang paulo na si Dr. Sosimo De Leon kahapon, May 27, sa Bulacan State Agricultural College. At sinasabi, salamat na rin natin, nagpapasalamat na rin siya sa kanilang mga naging bisita sa kanilang nasabing programa. Ayun. Si Dr. Rolly Encarnacion pala ay taga Plaridel, Bulacan. Ayun. Talagang yung mga taga Bulacan yung mga taga Bulacan talaga hindi lamang magaling magsaka, kundi magaling din sa larangan ng panghayupan. Kaya mamaya makikita natin ang
kanyang mga ibabahagi sa atin. Ayun. So, sinisikap nating makaugnay si Attorney ni Cassio. Alam po ninyo si Attorney ni Conti. Isa po siya sa mga, kung di po panahon po ngayon ng tagulan, ang dati-dati po binabaha yung marami nating mga probinsya. Dahilan po sa mga nagbabarang mga kailugan, yung mga river channels, galing ng mga upland areas, yung mga kabundukan, patungo sa mga kailugan, sa karagatan. Alam po ba ninyo na yung isa sa mga naging solusyon ng Department of Environment and Natural Resources na sa halip na nagpapahukay ng mga ilog, ay nagkaroon ng isang pulisiya at patakaran ang Department of Environment and Natural Resources, at ang naging utak po nitong pulisiyang ito ay si Attorney ni Cassio ni Conti, na kung saan yung mga kailugan ay napapakinabangan na ngayon sa pagitan ng pagbahagi nito sa pribadong sektor na nahuhukay na, nagagamit pa po yung mga bato at mga buhangin mula sa kailugan, pinakikinabangan na, nagbabayad ng buwis sa gobyerno, nagkakaroon pa ng maayos na daloy ng tubig ang patungo sa karagatan, sa mga kailugan, kaya't naiwasan po ang matinding mga pagbaha. Yun sana yung aming i-discuss ngayong umaga sapagkat ngayon panahon ng tag-ulan. So, siguro sa darating pang mga pagkakataon, makakasama natin si Attorney ni Cassio ni Conti. Pero bago yan, ay alamin muna natin sa ating sa bahagi na ito ng kanyang portion, alamin nga natin ang kwento ng buhay, landas ng tagumpay, ng isa ring katulad ni Attorney ni Cassio ni Conti, na mula sa kahirapan, nagsikap, ngunit patuloy pa rin nagsisikap, naglingkod sa ating mga mamamayan. So alam kong gustong-gusto rin ni Attorney ni Cassio ni Conti na mapakinggan. I-replay lang na po natin yung dati naming kwento ng buhay, landas ng tagumpay, ng sikat na mamamahayag si Ginoong Marcelo Celo Lagmay. Ang kwento ng kanyang buhay, landas ng tagumpay. Alam po ba ninyo, itong si Caselo ay anak po ito ng isang magsasaka. Siya ay naging patnugot po ng pahayagang balita. Yung sikat-sikat na pahayagang balita sa mga Pilipino. At bukod po dyan, siya po ay naging undersecretary ng Malacanang, yung sa under press secretary nung panahong ni Pangulong hindi ako nagkakamali, panahon ni Pangulong Fidel B. Ramos. Kwento ng buhay, landas ng tagumpay. Sa ating kakampi portion, ang kwento ni Ginoong Marcelo Celo Lagmay. Narito ang report ni Sherilyn Checheve Gamasikat. Suntok sa buwan ng mga pangarap ni Marcelo o Caselo, pero umamo sa kanya pati ang mga bituin sa kalawakan dahil sa angking determinasyon sa buhay. Tunghayan natin ang kwento ni Marcelo Lagmay, kilala sa tawag na Caselo, ng Barangay Batitang Saragosa, Nueva Ecija. Ang kwento ng isang anak magsasaka na naging veterano at legalidad na mamamahayag ng bansa. Sa loob po ng panahon ng pagsasaka ng aking ama, ako na po ang kanyang katulong sa pag-aararo, pagsusuyod at hanggang sa pagpapastol ng aming alamaw. Sadyang mahirap ang maging kapuspalad. Ramdam ito ni Caselo nang bawiin ang hasyendero o may-ari ng lupa ang binubungkal na sakahan ng kanyang ama mula noong panahong katatapos lamang niya sa elementarya. 2 taon siyang tumigil sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Nagtinda ng pandesal at naging shoeshine boy. 12 anyos naman ang mapilitan siyang mag-al sa balutan at hanapin ng magandang kapalaran sa Metro Manila. Nag-stowaway ko, ikaw nga yung stowaway for food upang makapag-aral. At sa kabutihang palad, ako ay nakamasukan bilang houseboy na walang sahod maliban sa libre pag-ain at pag-tedger lamang. Nagitanyag siya sa mga patimpalakpagsulat at nagtapos siya ng sekundarya nang may karangalan, sabi nga, with flying colors. Nakapagpatuloy na rin siya ng kurso sa kolehiyo sa FEU o Far Eastern University sa sariling sikap.
mula po roon ay tinangka ko ng pumalaw sa larangan ng pamamahayag at bilang professional journalist. At nagsimula po akong masukan sa Manila Times, the original Manila Times, na pag-aari ng Roses family. Dito siya nahubog ng husto sa pamamahayag. Naging mabilis ang kanyang pagtanyag hanggang sa mahirang bilang patnugot ng sikat na pahayagang balita kapamilya ng The Manila Bulletin at tanyag na Liwayway Magazine. Naging aktibo sa mga pagsulat ng mga artikulong pang-agrikultura kung saan siya ang kauna-unahang natatanging Agricultural Writer of the Year ng Philippine Agricultural Journalist noong 1978 at nagawaran ng pagiging Lifetime Achiever noong 1989. Dahil din sa pamamahayag, nagawaran siya bilang Outstanding Manilan noong 1992, Outstanding Nuevo Ecijano noong 1995, Dawad Manuel Luis Quezon noong 1996. At bukod dito, marami pang Dawad pagkilala ang kanyang natanggap. Naglingkod din at nahalal bilang Pangulo ng National Press Club of the Philippines noong 1988 at limang termino siyang nahalal. Naitala ito sa kasaysayan ng National Press Club of the Philippines. At dahil po dito pinarangalan ako ng NPC Award, ng Hall of Fame Award. Di naglaon ay napag-iusapan ni Pangulong Fidel Valdez Ramos na maging miyembro ng kanyang official family. At ako po ay nahirang noong August 2, 1995 bilang Press Undersecretary ng Malacañang. Katapos po ng aking panunungkulan, bumalik ako bilang Editor-in-Chief ng Naturang Kahayagan. Sadyang naging maamo kay Caselo pagpapala ng langit, hindi lamang sa kanyang determinasyon, kundi bilang isang mabuting anak, kapatid, ama sa kanyang mga anak at mabuting kaibigan. Malayo man ang kanyang narating pero sa kanyang puso ay nananatili ang pagiging simpleng mamamayan tulad ng ehemplong ipinunla ng kanyang mga magulang. Nais ko pong sumilan sa matalay ng pagkakataon na ikayatin ang mga kabataan na umalaot sa larangan ng agrikultura. At kaugnay nito gusto ko rin manawagan sa pamahalaan na ibuhos ang puspusang tulong sa mga magsasakat at bubukit pagkat ang mga magbubukit ang susi upang ang Pilipinas ay maging isang nagluluwas ng bigas mula sa pagiging rice importing country na naumaangkat ng bigas tulad ng nangyayari ngayon. Si Caselo Lagmay ng Batitang Saragosa, Nueva Ecija, anak magsasaka, tatak isang dekalidad na periodista. At para sa Landas ng Tagumpay, ako po si Cheche Masikat. Ayan po ang matagumpay at ma-inspiradong kwento ng buhay ni Caselo Lagmay. Alam po ninyo, ito isang inspirasyon ng mga mamamahayag na Pilipino sapagkat anak ng isang magsasaka na kilala sa Manila Times, naging patnugot ng pahayagang balita ng maraming panahon, naging pangulo ng kinikilalang National Press Club of the Philippines sa loob ng limang termino. Kauna-unahan po sa kasaysayan ng National Press Club of the Philippines na naging pangulo sa loob ng limang termino. Sinundan siya ng galing ni Environment Undersecretary Benny Antiporda na ngayon po ay Deputy Administrator ng National Irrigation Administration. So, Caselo Lagmay, binabati ka ni Dr. Bernie Dizon at ng iyong best friend na si Ka-Esme Reyes at ng Pangkat Kabukiran, binabati ka rin ni Cheraline Cheche Vega Masikat. Sana'y patuloy kang bigyang pagpapala ng may kapal, bigyan pa ng malakas na pangangatawan at malusog na kalusugan. Sapagkat ang katulad mo'y inspirasyon ng mga mamamahayag na Pilipino. Kaya't binabati ka rin ni Attorney Nicasio Nikonti ng napakaganda mong kasaysayan at ni Mayora Ruana Conti ng San Pascual, Batangas. So, ang katulad mo ay isang inspirasyon ng sambayan ng Pilipino
anak ng isang magsasaka. Hindi niya ikinahiyang siya anak ng isang magsasaka. At ipinakita pa niya ng isang anak ng magsasaka ay magtatagumpay na ang kahirapan kailanman ay hindi hadlang sa tagumpay at pangarap ng isang maralitang Pilipino. Kwento ng buhay, landas ng tagumpay. Yan po ang bahagi ng paglilingkod bayan ng ating segment na may kakampika ni Attorney Nicasio Niconti na hindi po natin nakontak ngayon sapagkat kagabi mukhang masama yung kanyang katawan kaya't hindi po siya nagising ng maaga ngayon. So serbisyong legal, may kakampika, siyempre kasama natin si Attorney Nicasio Niconti. Serving with honor. Sa kabukiran at kabuhayan, may kakampi ka. Kasama si Attorney Nicasio Niconti. Serving with honors, serbisyong legal at iba pa sa panahon ng pandemya. Samantala, sa iba pang balita, nagpatupad po ng ban ang Davao City Government para po sa mga manok na papasok sa kanila pong lalawigan mula po sa mga lugar na may kaso po ng bird flu. Ito'y matapos pong magpositibo sa H5N1 strain o bird flu ang mga alagang manok sa Bulacan at Pampanga. Sa Executive Order No. 19 na nilagdaan ni Acting Mayor Sebastian Duterte, hindi na po papayagang makapasok ang lahat ng wild birds at produkto nito kasama ang one-day-old chick, itlog at iba pa. Mula ito sa mainland at island province ng Luzon na may naitatala pong kaso ng avian influenza. Nakasa din po sa kautosan ang naitalang bird flu cases sa Tacorong, Sultan Kudarat, Magsaysay at Davao del Sur nitong Marso at Abril. Kaya nga po, nalulungkot at sumisigaw ng saklolo yung pong mga mag-iitik dyan po sa bahagi ng Luzon, sa Sentro Luzon, sapagkat hindi do po madala nga po ng Mindanao at Kabisayaan yung kanilang mga itlog na mula po sa kanilang mga itik at alagang mga manok. Diyan po sa bahagi ng Luzon, particular po sa Central Luzon at Bulacan, sa pangunguna po ni Ginoong Ike Iliescas. Ayun, nakapakalungkot talaga. Samantala sa ating balitang pang-agrikultura. Balitang pang-agrikultura. Dapat po kasi kapag balitang pang-agrikultura, pinasasaya natin si Kajun Espiritu, kaya may banda ng musiko. Good morning, Kajun! Karol, salamat sa banda ng musiko para matapos na ang piyesa dito. Ay, alam mo, tamang-tama yun. Ang daming nagpipiesta, ha? Ngayong buwan ng Mayo at katatapos ng eleksyon, mukhang marami nagpapasiglab na nanalong alkaldi. Nagugulat na lang ako at laging traffic sa baryo. Marami nagsasayawan at bumabalik yung ating tradisyon ng mga kapistahan di Mayo. Ano? Yes, so, ang dati-dati, mga drum and bugle lang eh. Pero ngayon eh, may mga musiko pa. Eh, banda ng musiko, mukhang malaki itong nasobra kay Mayor. At saka kina-congressman at kina-governor. Abay, mukhang matindi ngayon itong mga Aguinaldong maagang pamasko ng mga politiko eh. Kobe, nakatanggap ba ng Aguinaldo dyan sa Bulacan? Oo, marami siyang mobra siguro. Ay, nalulungkot tuloy yung mga walang pera kandidato, puro talunan, di ba? Yeah. Yung marami mga pera, maaga nagpamasko sa ating mga butante. Kaya madalas eh, maraming naibibiling panganda sa fiesta. Okay, Jun, ano ba yung mga balitang pang-agrikultura? Yes, Karod, narito ang mga balitang pang-agrikultura nitong nakaraang linggo. Kasunod ng babala ng mga eksperto sa nakaambang hamon sa seguridad ng pagkain sa mundo,
Hinimok ni Secretary William Dar ang mga key players sa sektor ng agrikultura na manguna sa paglaban sa kakulangan ng pagkain. Partikular na tinukoy ni Kalihim Dar ang nasa akadin. Sabi ni Secretary Dar na ang State Universities and Colleges o SUCs ay kailangang kumidos at palakasin ng kanilang pananalisip sa anim na areas of concern tulad ng sa balanced fertilization, peri- at peri-urban agriculture, local feed formulation and production, aquaculture at mariculture, food mobilization at climate resiliency. Sinabi pa din ni Dar na mga SUCs ay kailangang malikhain at isulong ang aquaponics sa kanilang vertical farming system, lalo't sa palit na mga lupang sakahan. Ang DA patuloy na gumagawa ng mga pamamaraan upang hindi bumagsak ang produksyon sa agrikultura sa ninang pagtaas ng presyo ng pataba sa merkado. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda sa mga magsasaka at mangisda tulad ng fuel subsidy, pamimigay ng libreng pataba sa mga magsasaka ng palay. Nakikipag-usap din ang DA sa mga bansang gumagawa ng pataba para patuloy yung supply ng chemical fertilizer sa atin. Gayun din ang programa ng DA sa balanced fertilization o yung magkahalong gamit ng organic at inorganic fertilizer sa pagtatanim ng ating mga magsasaka. Samantala, dito sa gitnang Luzon, Karod, sa lalawigan ng Bataan, mahigit 6,700 magsasaka at 26 na farmer cooperatives ay tumanggap ng ayuda mula sa kagawaran ng pagsasaka sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhanced Fund o Rice Farmers Financial Assistance Program. Ang programa ay nakapagbigay sa 6,732 farmers ng kabuuang halagang 33.6 million pesos na ang bawat isa magsasaka ay tumanggap ng 5,000 pesos cash. Nabigyan din ng 3,000 pesos na fuel discount vouchers ang 26 na corn farmers at fisher folk ng lalawigan sa ilalim ng DA Fuel Discount Program. 26 na farmer cooperative and association ng Bataan ang nakatanggap ng 32.7 milyong halaga ng farm machinery sa ilalim ng asset component mula sa DA Philmec. Ang distribution ng mga ayuda ay pinangunahan nila DA Secretary William Dar at Governor Albert Garcia ng Bataan. Una dito, Karod, ay nakapamahagi na din si Secretary William Dar ng 302 milyong halaga na mga ayuda sa mga magsasaka at mangisda sa formal launching ng second wave ng Rice Competitiveness Enhancement Fund, Rice Farmer Financial Assistance Program at Fuel Discount Program noong May 24, 2022 na ginanap sa San Fernando, Pampanga. Yan lamang ating mababalita, Karod, mula sa Department of Agriculture dito sa Central Luzon at sa buong kapuluan. Ayun, maraming salamat si Ka Jun Pelesito Jun Espiritu sa mga balitang pang-agrikultura. Pero balitang pang-agrikultura. Napag-usapan ang balitang pang-agrikultura. Diyan po sa lalawigan po ng Tarlac ay meron po isang napakalaking proyekto na itinatayong Balog-Balog Dam diyan po sa lalawigan po ng Tarlac. At ito po ay natigil ang proyekto. Kaya po umaapila po ang National Irrigation Administration sa National Economic and Development Authority na mabigyan sila ng mabilis na go signal upang muling i-resume o isubasta, magkaroon ng final bidding sa natitira pang mga pakete ng pagtatayo at pagtatapos ng Balog-Balog Dam na magbibigay do po ng napakagandang programa o patubig sa libu-libong ektaryang sakahan at makatutulong sa libu-libong mga magsasaka ng lalawigan ng Tarlac at mga kalapit lugar. Ayon po kay Manager Prudencio Santos, narito po ang kanyang mga pahayag. Tubig sa mga bayan ng Paniki, Ramos, Pura, Victoria, Erona, La Paz, Concepcion, Capas at Tarlac City. Dito po ay meron tayong 23,000 mga magsasaka at meron tayong sukat na 34,400 hectares na mapapatubig at makikinabang sa ating patubig. Ito po ay nagkakahalaga ng 13.37 billion pesos
at maliba po sa pagsasaka, meron din po tayong mga project sa dampo natin, yung aquaculture, na ang mga taga San Jose Maamot po, nanula na po yung mga niresettle natin, ay makakatulong sa pagpapaunlad ng palaisdaan dito sa ating bayan. At maliban po doon, magiging sentro po ng turismo dahil may plano rin po ang NIA na gawing sentro ng turismo ang Balugbalog sa napakagandang Balugbalog daw. Lalong-lalo po dito po dadaan yung Tarlac, Zambales Road, papunta po sa Clark. Yan po si Project Manager Prudencio Santos ng Balog-Balog Dam. Sana po ay matapos na ang proyektong ito na inaasahan do pong pinal na matatapos kung sakaling mabigyang go signal ngayon taong ito sa 2025. Dapat po 2022, ngayon taong ito, itapos na sana ang proyektong ito at papakinabangan na ng mga magsasaka. Ngunit nagkaroon po ng problema sa konstruksyon dahil lang po sa pandemya. At nagkaroon po ng problema itong mismong nakakuhang foreign contractor na galing ng China. Kaya po't naantala ang construction po ng multi-billion Balog-Balog Dam dyan po sa lalawigan ng Tarlac. Samantala sa ating doon po sa amin sa kanayunan. Doon po sa amin, sa kanayunan. Ayun, napag-uusapan natin ang kanayunan. Siyempre, naririyan ang napakabait nating kasama. Patuloy na naglilingkuran sa pangahayupan. Hindi lamang sa kanyang probinsya dyan sa Bulacan, kundi sa Central Luzon at buong kabuluan. Si Doc Crowley Encarnacion. Good morning, Doc Crowley. Magandang umaga, Karod, lalong-lalo na sa ating napakaraming nakikinig at nanonood. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ayun, nabanggit mo kanina yung kinukongratulate mo, yung first rabbit convention ng New Alliance of Rabbit Breeders Association tong Narva. Abay, mas maganda siguro sa darating na Sabado makapanayam natin itong grupong Narva. Sabi mo nga sa pamumuno ni Dr. Sosimo de Leon, ito na yung kailangan natin, maalternatibong karne pamalit sa napakataas na presyo ng baboy at tumataas na rin presyo ng manok, di ba ka Rolly? Tama po. Karot, nakikinig po ano ang ating pangulo ng Narva, si Dr. Sosimo de Leon, ano? Mm-hmm. Magandang umaga, Dr. Sosi, at congratulations muli sa lahat po ng magsasaka ng Kunayo. Napakaganda pong papapalaganap ng alternatibong protina para sa ating mamamayang Pilipino. Napakaganda po ng reception ng Bulacan State Agricultural College sa Karot. Ganun ba? Ito palang darating na mga panahon, aprobado na na ito po ay magiging isang Bulacan State Agricultural University na. Abay, maganda pala yan, ano? So, tama lamang na binibigyang atensyon ngayon ng mga state university. Opo. Ang larangan ng agrikultura. Hindi lamang yung engineering, hindi lamang yung iba pang matataas na kurso, kundi tama, dapat bigyang pansin ng mas malawak na pagkakataon ang agrikultura. Tama. Abay, aanhin natin yung lupa. Abay, lagi na lang bang pagsasamantalahan ng mga developer yung ating sakahan. kawawa tayo mga Pilipino, patuloy tayong aangkat at aangkat ng bigas ng palay. So, Doc Rolly, abay napansin ko, ewan ko kung dyan sa inyo may problema din, sa Bataan, nagulat ako kahit sa loob ng bahay, maraming pumapasok na langaw. Ano ba ang dahilan at mukhang may problema ngayon ng mga poultry farms? Opo, Karod, no? Mahigpit po kasing pinatutupad ng ating mga local government units, lalo po dyan sa lalawigan ng Bataan, no? Kaibigan natin ang Provincial Veterinarian, Dr. Albert Venturina. Sino ba yung si Dr. Venturina? Opo, ang ating Kung nakikinig po, si Dr. Ano first name ni Dr. Albert Venturina? Po, Albert. Albert Venturina. Abay, siguro naman po, nakararanas kayo na halos kumakain kayo, may dumadapong langaw ngayon dyan sa probinsya po ng Bataan. Baka naman po dahil sa eleksyon napapabayaan po ninyo na bantayan yung mga poultry farm diyan sa ating probinsya.
baka pwede pong ma-inspection po at yung mga lumalabag po sa mga patakaran ng tamang operasyon po ng mga poultry farms. Abay, baka pwede pong ipasarado po natin yung kanilang mga poultry farm. Abay, ano bang dahilan kadalasan na Doc Rolly at nilalangaw itong mga poultry farm? Opo, ganito po ang sitwasyon dyan, Karod. Lahat po ng mga livestock farm o mga magsasakang mag-aalaga ng kahit gaano po ang level ng dami ng alagang hayop, ano, lalo ang manok, kaya talaga pong kapag ang kapaligiran ng mga livestock farm ay hindi napapanatiling malinis, eh lalo pong dadami yan, ano, meron naman pong mga teknolohiya at produkto para po makontrol, ano po, ang paglaganap ng mga langaw. So, nandiyan po ang presensya, ano po, ng ating mga local government veterinarians, ano. Sa katunayan, may programa naman po ang ating mga LGU veterinarians. Eh, kailangan lang po ng iba yung pakikiisa ng ating mga mamamayan, lalo na po ang mga magsasaka nag-aalaga ng iba't ibang klase ng hayop. Oo nga. So, kaya kay Dr. Albert Venturina, ako'y nananawagan sa iyo bilang isa sa mga residente ng Bataan. Abay, baka po pwedeng suyurin natin yung mga poultry farms dyan sa Bataan sapagkat kasama mo na sa kainan yung langaw eh. Tama po. Pag natulog ka naman eh, kahit sa loob ng bahay mo, pumapasok yung sangkaterbang langaw. Abay, okay. Baka buhatin tayo ng langaw sa ating pagtulog, Dr. Albert Venturina. Sa mga kababayan ko dyan, kung saan kayo, saan nyo nakikita, pinagmumula ng maraming langaw ng mga poultry farm dyan, makisabi nyo nga po sa atin at kalampagin natin yan araw-araw. Abay, importante ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Ay sana po ay mapagtuunan nyo to ng pansin. Dr. Albert Venturina, ang sangkaterbang langaw dyan po sa lalawigan po ng Bataan. Ayun, sama na natin na Doc Rolly yung ating panauhin. Karanga lang kong ibigay sa iyo ang pagkakataon upang siya ipakilala sa ating mga taga-subaybay. Tama po. Maraming salamat, Karod. Mga Pilipino magsasaka, ang ating pong makakapanayam ay ating putihing kaibigan at ito po ay isang kapwa veterinaryo na magbibigay mga halimbawa at mga gabay para po sa lahat na nag-aalaga ng kambing, tupa, kalabaw at baka sa tamang sistema ng pagpapakain. Expert po ito sa ruminant nutrition. Pinakikilala po namin ni Karod si Dr. Alan Paul Brucal mula po sa Dolores, Quezon. Magandang umaga, Dr. Paul. Magandang umaga, Dr. Rolly, Karod at sa ating mga taga-pakinig. Magandang umaga po. Ay, good morning si Doc Paul Brucal. So mamaya po ay marami natin, matami tayo tatanong sa kanya. Pero mayroon lang akong gustong ihabol dito, takin ang gagalaiti dito sa langaw, Doc Rolly, ano? Eh, mantakin mo, nasa loob ka na ng bahay, pumapasok pa yung langaw, ano? So, ito, nag-text si Kajun Espirito, sabi niya, hindi lamang do yung mga provincial agriculture office ang may problema dito. Maging yung Department of Environment and Natural Resources ang dapat magpasara dyan. Huwag silang bigyan ng Environment Clearance Certificate. Tama yan. So, dyan sa Bataan si Penro Raul Mama. Good morning po. At sino man yung Regional Director. At ito sabi niya, dito din sa San Miguel, Bulacan. Grabe din. Sa nasasakop ng DRT, nakararating yung langaw. Mantakin mo, bundok na yung nakararating pa yung mga langaw. Ayun, so huwag po sanang mabilao ka kayo ng langaw pag kumakain kayo na mga taga-DNR dyan sa Central Luzon. So, abay, gising-gising na po. Magpakitang giras po tayo sa magiging bagong pangulo na huwag nating, abay, mahirap po yung mismong langaw lamang eh, hindi natin malutas. Paano pa kaya ang ekonomiya at problema ng ating bansa? So, saklolo! Sa mga nasa ensya nagpapabaya para ipasarado yung mga poultry farm na to. So, balikan natin si Doc Rolly Encarnacion at si Doc Paul Brucal. Doc Paul, musta na?
Mabuti naman, maulan po, maulan, Charot. So, ayun, may nagtatanong. May nagtatanong dito, saan ba nagmula si Dr. Paul Brocal? Ako po ay tubong Dolores, Quezon, pero nag-graduate po ako sa De La Salle Araneta University. Ayun. Bilang veterinaryo. Taga Quezon Province ka pala. Tama po. Abay, alam mo bang maswerte ngayon ang taga Quezon Province sapagkat nagkaroon sila ng bagong napakasipag at magaling na gubernador na kauna-unahang babaeng gubernador. Si Kongresista Angelina Helen Tan, ang bago na ngayong gubernador ng Quezon Province na nilamangan ng milya-milya yung kanyang kalaban. Halos 400,000 yata itong yung nilamang sa kanyang kalaban. At ito yung kauna-unahang babaeng gubernadora ng Quezon Province. So, mararamdaman na ngayon ng Quezon Province na meron kayong isang ina na isang doktora na sana'y maging doktor at ina sa inyong mga mamamayan na Dr. Paul. Opo, sana po maramdaman po ng buong taga Quezon. Nihintay po namin. Ayun. So, kumusta po ang kasalukuyang sitwasyon ng industriya po ng pagkakambing at maaari ba itong umunlad pa at lumaki pa sa papasok na administrasyon ng pamahalaan na magbibigay ng prioridad po sa agrikultura? Maraming salamat po. Sa pagkakambing, baka, kalabaw o tupa, ito po ay sunrise industry. So, lagi po tayong mataas ang hope sa industriyang ito dahil patuloy ang pagdami ng mga pumapasok dito sa industriyang ito. Yung mga nawala ng baboy, nawala ng manok dahil nalulugi. Dito po na pupunta sa ating pagkakambing at baka. Kaya dito na nga po ay mabuti na wala pa tayong mga sakit na hindi natin parang katulad ng ASF. Wala pa po tayong ganun dito sa kambing. Oo. So hindi pa inaabot ng dilubyo yung kambing. Salamat naman. Ano? Tama po. Opo. And hopefully po sana maprotektahan natin ang industriyang ito habang lumalaki. O, alam mo, si Doc Rolly, yan yung kanyang first love ngayon eh. Itong pag-aalaga at pagpapagatas ng kambing. Doc Rolly, ikaw na yung magtanong kay Dr. Paul ng iba pang napakahalagang mga tanong. Doc Rolly. O, wala na yata sa linya si Doc Rolly. Paki-check nga. Ilang kambing po, Doc Paul, ang magandang simula ng magsasaka upang kumita sa pag-aalaga ng kambing? Ilang babae at ilang po yung lalaki? Napag-uusapan yung dairy. Ang magandang economic of scale ng isang dairy farm ay 50 heads. So, ibig sabihin, mayroon kang 50 heads na gumagatas na kambing. Ibig sabihin, magbibigay ito ng mga 100 liters of milk sa iyo araw-araw. Mm-hmm. So, sa times 100 pesos or 150 pesos, maganda na ang kita sa 50 heads ng pagkakambing. At nababayaran na nito yung iyong mga pagod at sakripisyo bilang negosyante at investor. Kaya economic of scale, 50. Ito yung negosyanteng si Michael Diang, nagtatanong po, magkano raw po ba yung pwedeng puhunan para sa ganyang simulang pag-aalaga po sa ng kambing na sinasabi nyo? Yung mga panggatasan po natin, makakabili tayo niya ng mga 10 to 20,000. Tapos yung mga native naman natin, meron tayo mabibili niyang 4,000. Pero magugulat kayo na ang kambing dito po sa Pilipinas ay may maabot ng 1 million. Na ito naman yung mga breeder natin na ini-import nila from United States. So hindi na po basta-basta yung industriya ng kambing. Kaya dapat nating protektahan at alagaan. Magkano po ngayon yung pangaraniwang kambing, yung kinakatay lang? Yung kinakatay po, ang live weight price po natin ay 250 pesos per kilo. Ayun. On live weight. Eh kung bibili ka halimbawa ng isang kambing, magkano yung pelbulto na isang piraso? Halimbawa, ikakaldereta natin, ipapaita natin.
Ayun, 4,000 to 5,000 po, meron na tayong masarap na pang-ulam na pwede panghanda sa Pilipinas. Yung tinatanong ko yan, kasi minsan nakakwentuhan ko yung dating gubernador ng Zambales, si Governor Amor Deloso. Sabi ko, Governor Amor, bakit simula nung kumandidato kayo, hindi ko nabalitaan na nagbigay kayo ng pera doon sa mga butante? Eh, yung ibang kalaban ninyo, bumibili ng boto. Eh, ang sagot sa akin ni Governor Amor Deloso, alam mo, nahihiya ako sa mga kababayan ko kapag binili ko sila ng 1,000, 2,000 mas mainam pa yung kambing. Ang halaga ng kambing ngayon, 5,000 hanggang 7,000 isang piraso. Kaya mahihiya, kaya mahihiyang, mahihiya silang sumalubong sa akin kapag nakita ko sila, kapag binili ko sila lang halagang 1,000 hanggang 2,000 lang. Kaya simula ika nung kumandidato ako, ay hindi ako bumibili ng boto. Ayun, yun pala yung wisdom doon sa binanggit niya. Mas mainam pa yung kambing na ang halaga ay 4,000 kaysa sa taong nabili ng 500 piso. Ayun. Tama po. No? Maraming ganyan ngayon, ano? Ay bato-bato sa langit. Tamahan, huwag magalit. Sa halagang 1,000, 2,000, ipinagpalit nyo ang magaling na kandidato sa inyong lokal na komunidad. Di ba, Doc Rolly? Apo, Karod. Maraming salamat. Doc Paul, Karod, ang tinatanong ng ating mga nakikinig, ano po? Mm. Ano po bang, Doc Paul, ang magagandang lahi at saan po nakakabili ng mga lehitimong breed ng animal? Yung mga upgrade of your breed po, ang maganda po bang pag-umpisa, Doc Paul? Ang magandang pang-umpisa lagi, siyempre po, ito yung ano, yung medyo mura. So, ito yung mga upgraded po, mga upgraded na tinatawag. So, may lahing native na pinalahian na ng mga imported na breed tulad ng saanen, alpine, nubian, tsaka boer. So, yung mga boer po, sila yung mga pang-meat type. Sila yung mga sinabi ni Carod na pang-karne. Mm-hmm. Yung mga nubian naman ay para sa mga pang-piatas. So, iba-iba pong klase ng kambing. So, maganda po magsimula na upgraded muna para doon tayo na tututo. At siya ang magiging gabay natin sa ating pag-progress sa industriya. Ayun. Alin po ba yung mas makikita ngayon sa panahon na ito? Yung mag-alaga ka ng gagatasang kambing o yung kakarnihing kambing? Magugulat po kayo sa Nueva Ecija. Merong isang maliit na karinderya na kumakatay daw siya ng kulang-kulang 2,000 na kambing kada taon. So, napakaganda po ng ano, napagandang oportunidad noon sa isang maliit na karinderya, kulang pa. So, kung karne man, tapos sa gatas din po, ganun din na ang gatas, kailangan mo lang din ng araw-araw na supervision. Dahil ito po ay araw-araw mong gagatasan. So, araw-araw kang may kita. Maganda po. Ang presyo po, Karod, ano? Doc Paul, tama po ba na umaabot ng 120 to 140 pesos per kada litro ng gatas ng kambing? Tama po, Doc Rolly. Mm-hmm. And kulang pa po tayo. Marami pa po naghahanap, lalo na po sa milk feeding program ng gobyerno. Tama po. Marami ang ano, demand. O lalo na ngayon, na face-to-face na yung pag-aaral ng mga bata ngayon, Doc Rolly, di ba? Apo, tama po. Actually, Karod, pareho po, ano, maganda yung pagkakapaliwanag ni Doc Paul na ang pag-aalaga ng kambing. Ito po ay pangkatay o pangkarne natin o panggatas. Sadyang kulang po, no, ang kambing. Kaya sunrise industry, no, pagkakataon na po ito ng ating Pilipinang magsasaka na pumunta sa industriya na ito para maging ikalawa o unang kabuhayan ng ating mga kapwa Pilipino sa kanayunan. Pero Doc Rolly, Doc Paul, bagamat pinag-uusapan natin yung gatasan o pag-aalaga ng kambing para katayin o ulamin, ang tanong ano ba yung mga bagay-bagay na dapat tandaan ng nag-aalaga ng kambing upang mapanatiling malusog ang kanilang alagang kambing? Maraming salamat. Nga po, paliwanag yung dalawa yan bilang mga eksperto sa larangan yan. Tulad ngayon po, medyo maulan. So, hindi po natin pinapabayaan yung kambing na nandun lamang sa ating pastulan. Kaya natin ginagawa ng mga housing, bahay, yung ating mga kambing. And
Pangalawa po yung nutrition. So nutrition, hindi lang po sila nabubuhay sa damo-damo lang. Hindi sila magbibigay ng gatas kung damo lang yung ating pinapakain. Hindi sila bibilis lumaki kung damo lang ang pinakain. So kailangan po maging sapat yung kanilang nutrition. Tapos sa health, nandiyan po sila Doc Rolly. Kailangan natin magbakuna regarding doon sa mga hemosep at iba pang mga sakit na maaring makapinsala at makaubos ng ating mga alaga. So actually, ito po yung mga tinatakil natin mga topics doon sa ating mga seminar na mga ginagawa. Ayun, seminar lang po. Doc Rolly, nangangailangan ba ng ilang bakuna yung kambing? Opo. Bago po sa pagiting ko ang bakuna, eh meron po nag-text sa atin na, Doc Paul, ano po ba ang mga tamang pagpapakain bukod sa damo? Dahil narinig nila ngayon sa inyo na hindi suficiente ang damo lamang sa mga alagang kambing, tupa, kalabaw, baka. Ano po bang importante, paano po ang pagpapakain tinatawag na concentrate of feeds? Opo. Ang pagkain ng isang baka o kambing o kalabaw o tupa, 70% lamang po ang damo sadya talaga sa kanilang nutrisyon. At 30% ay sa kanilang kinukuha sa feeds o concentrates tulad ng ito yung mga commercial feeds natin. Ayun. Ano-ano namang mga sakit ang problema ngayon sa mga kambing? Oo, Karod. Sa sakit naman po, unang-una, kinakailangan po dalawang linggo hanggang apat na linggo ay maaari na pong purgahin ang ating mga kambing at tupa, yung small ruminants. At ang malalaking ruminants o baka, kalabaw, ay dapat po sa dalawang buwan ng edad. Eh, bukod po sa pagpupurga, kinakailangan po, bigyan din po natin ng bakuna, nabanggit ni Dr. Paul, na yung hemorrhagic septicemia na ang simptomas, nagkakaroon po ng sibo, nahihirapang huminga, o nagkakaroon ng pagkabalisa ang ating mga ruminants. Dapat po, nananawagan kami mga veterinaryo ng ruminants, lahat po sana na may alaga na kambing, tupa, baka, kalabaw, sa edad po na apat na buwan, ano po, ay kailangan po bakunahan po ito ng hemorrhagic septicemia vaccine upang mapigilan ang malubang karamdamang ito ng mga ruminants. Ayun. So, pwede bang magtanong sa iyo yung ating mga kababayan, Doc Rolly, ano yung telephone number na pwede kang mapaglingkuran mo sila? Opo. Meron po akong numero sa 0915-679-8140. Ayun. So, lahat po ng mga namuproblema sa langaw, meron na po ang produkto at teknolohiya, maaari po nila akong i-text, ano? At magbibigay po tayo ng gabay. Pangalawa po, Karod, inaanyayahan po namin ni Doc Paul yung sa ating darating na seminar sa inyong bayan. Yung bang usapang pastulan, ano? Itong darating na Hunyo. Doc Paul, imbitahan po natin ang ating mga nakikinig. Opo, meron tayong The Free Goat Racing Seminar para sa mga gusto magsimula ng pagkakambing o gusto ng gabay ng pagkakambing. Ito po ay gaganapin sa June 10 diyan sa Abukay, Bataan. So sana po ayun, tayo. So dito pala sa aking bayan to, dapat pala maka-attend ako at nang matuto ko mag-alaga ng kambing. Ay pumunta ka, Karod, maganda po. So ang tawag nyo rito ay usapang pastulan. Tama po, usapang pastulan, The Free Goat Racing Seminar ng Rumen. So ito ay meron tayong topic na mga sa business, goat business, goat management, goat health, at goat nutrition. So ayun po yung mga kinocover natin. Kasama po natin si Doc Rolly Kagapay. Ayun, natin. Doc Paul Brocal, ano yung telephone number na pwedeng matawagan ng ating mga taga-subaybay sa inyo? Maaari po nila ako matawagan sa 0917-8155-881. Ayun, maraming salamat kay Dr. Paul Brocal at kay Doc Rolly Encarnacion doon po sa amin sa Kanayunan. Doon po sa amin sa Kanayunan. Samantala sa ating gintong butil. Gintong butil. Anumang kaganapan sa ating buhay, positibo man o negatibo, ay bahagi ng plano ng Diyos para sa atin. Ipaubaya sa Kanya ang lahat ng iyong mga plano.
kaya kanyang susubaybayan at bibigyang pagpapala. Pakatandaan, ang lahat ng lumuhod at tumalima sa nais ng may kapal ay mananatiling nakatindig sa gitna ng maraming mga pagsubok. Araw-araw, isama mo ang may kapal sa iyong buhay. May katiyakan ang galak ng mukhang liwayway. Gintong Butil, ni Carol Iso. Ay, sa ngalan po ng ating mga nakasama sa Pangkat Kabukiran, kasama si Cheraline Cheche Vega Masikat, Laking Laguna, Dugong Batanggenya, apo ng magsasaka, takot sa pandemya sa ating Pangkat Kabukiran, at siyempre po sa ngalan ni Michael Deyang at ni Attorney ni Cassio Nick Conti. At yung ating mga nakasama sa loob ng studio, sa ating technical side, si Engineer Daniel Tenco at Engineer Wener Contegino. Sa ating production side, si Mace Alinho Dayun-Dayun. Sa ating social media, si Jai Rojas at si Joanna Luna. Ang ating mga masisipag na mga writers, si Rashid Loxin at si Abby Malanday. Ako po si Rod Eason sa Kabukiran at Kabuhayan. Karangalan kong kayo'y patuloy na mapaglingkuran. Magandang umaga po! Sa Kabukiran at Kabuhayan.